So nandito po tayo ngayon sa Tesco. Shout out sa nag-request ng ganitong topic. Mag-grocery po tayo ngayon. Madalas dito po kami namimili, Mrs. Eileen, kasi favorite namin dito kasi nandito lahat. Halos lahat ang kailangan namin nandito. Yan. Para siyang ano, version ng SNR sa laki. Hello, Ka BeLabs. Nandito na po tayo sa entrance. And kukuha tayo nito. Kukuha tayo nito, mga Ka BeLabs. Pero kailangan, meron ka muna ang card. Okay, mga Ka BeLabs, di ba member na ako, eh gamit ko kasi itong cellphone. So hindi ko na ipakita sa inyo. So makakuha ka lang nito pagka na-scan niya na ikaw ay member dito. Ayan. So ano bang gamit nito, mga Ka BeLabs? Explain ko sa inyo mamaya, ha. And ang kagandahan dito, meron siyang lagayan dito. Ayan, nakalagay lang dyan. The basket is empty. So okay, pagpasok po natin sa entrance, meron silang mga donuts dito, mga Ka BeLabs. So, mga matatamis. Grabe. Ang presyo niya, mura lang naman yung mga yan. Pagka isa, 2.15. Yan. Tapos may mga ano sila dito. Tapos, pagka meron kayong bibigyan ng flowers. Mura lang siya, mga Ka BeLabs. 5 lang. Yan o. 5 pounds. Ipa-plus na lang natin sa screen yung mga presyo. Ayan, kung meron kayong mga magpa-birthday na mga kaibigan, loved ones. Magandang pangregalo to, mga Ka BeLabs. Di ba nasa nursing home tayo? So malimit tayo makakita ng mga ganito doon. Gusto kong bumili para sa sarili ko. Bibili ako nito. Pang matagalan kasi ito eh. Ang presyo niya ay 4 pounds. So meron na tayong puti doon. May orchid sa tayo doon. So gusto ko naman bumili ng rose. Regaluhan natin yung sarili natin. So ang gagawin natin ngayon, mga Ka BeLabs, i-scan natin siya. Amazing. Ang ibig sabihin nito, mga Ka BeLabs, ito, di ba pagka namimili tayo, tambak tayo ng tambak dyan. So ang mangyayari dito, siya na yung tag-scan. So mapabudget mo na yung pera mo. Tapos kung halimbawa nagbago yung isip mo, mahal pala, i-remove mo lang siya dito. So yun yung convenient dito, mga Ka BeLabs. And nandito tayo ngayon sa malaking Tesco. Kaya yung nasabi ko sa ano kanina sa entrance, gustong gusto ko talaga dito sa UK kasi ano, ang dami nilang mga libro. Isa sa hilig ko ay magbasa. Kaso sa ngayon kasi wala akong oras. Pero kung halimbawa may stuck ako sa isang lugar, bigyan mo lang ako ng libro, buhay na ako niyan. So sa susunod siguro, dadalhin ko kayo sa bookstore. Dito ko kayo dinadaan sa gilid. Malaki kasi yan eh. Kasi meron akong bibilhin dito. Babarilin ko siya. Wow! Tapos ito yung nakalagay. Ayan. So, di ba napindot ko na siya kanina? Ipipress ko yan. Then, i-remove ko siya. Kapag i-delete mo siya, i-scan mo lang uli. Pa-convenient. Okay. So, bilang babae tayo, mga Ka BeLabs, papakita ko na rin sa inyo yung mga panty liners. Ayan. Yan yung mga presyo nila. And yung mga napkin natin, ng mga girls, para may budget yun, ha. Ayan. Yan yung mga presyo ng mga napkin dito. Tapos yung mga gumagamit dyan ng tampax. Ayan. Yan yung mga presyo naman nila. So, isa sa nagustuhan ko sa UK, mga Ka BeLabs, is makakita ka dito ng mga pang on the go nila. Yung mga maliliit. Ito yung lang kamay ko, di ba? Handy. Ang cute. Marami kang makikita ganito dito kahit saan ka pumunta. Shower gel. Shower gel pala to. Mga toothpaste, mga Ka BeLabs. So, di ba? Napaka on the go. Convenient talaga dito. Siguro kaya naka-design yung mga gamit nilang ganito kasi more on ano sila yung come and go. Ganun yung lifestyle nila dito. Okay, sa toothpaste naman, 98 pence. Yung 98 pence na yan, pagdating ng 100, 1 pence, 1 pound na. Ganun yung ano niya, equivalent niya. Mura-mura talaga pagka ganito. Yung Colgate ang bibilihin mo. Bili tayo nito. Grabe, mahal na yung advance white. So, mapunta naman tayo sa butas, mga Ka BeLabs. 82, 3 pounds. So, 82, ibig sabihin, pagka dalawang ganito. Ayan. Tag-strawberry ngayon, tsaka raspberries. Paglagay ko yan sa cereals. So, nakalagay dito, 82 for 3 pounds.
Ito hindi ko alam eh. Kung ano to. Ah, merengue. Wow, sugar. I don't like sugar. Iniiwasan ko na. Tinan nyo mga kabilag. So, naka-slice na oh. Saan yung mga presyo niya? Yan, sabi ko sa inyo, spoil yung mga tao dito. Pati yung pineapple. Babaunin mo na lang siya. Pagka ganito na ginawa mo, 50 pence. Tapos yung favorite kong banana, mga kabilogs. So, magkano ba ang banana dito? Per kilo is 1 pound. Okay, so ito naman yung mga gulay nila, mga kabilogs. Yung mga spinach nila, yeah, 1.20. All kinds of green leafy vegetables. Natatakot ako mag-video dito kasi nung nakaraan na nag-live tayo, nasita tayo dito. Ipapakita ko lang yung mga kamatis. Ayan. Ang malimit na binibili namin dito ni Sis Eileen ito. Yung mga ganito. Presyo nito ay... So, ang presyo niya ay 0.85 daw. Pero i-remove ko siya kasi trinay ko lang naman eh. So, nakita niyo na yung presyo ng kamatis, mga kabilabs. Ito naman yung broccoli, 72 pence. And kanina nakita natin yung ano, ito. Ayan, ano siya, 60 pence, 64 kilo. Napaka-importante kasi ng privacy dito, kaya nag-iingat ako, mga kabilabs. Kung makikita nyo, nakalagay sa dibdib ko yung cellphone. Parang hindi nila mahalata. Ayan o. Oh. Kasi nung nakaraan, nakataas-taas pa kasi, kaya yun, nasita ako. Licks. Panglagay ko yan sa ano, sa nilagang baka. 1.39. Nilito rin pala yung mga spinach. So, ito yung repolyo nila. 80 pence. Mga kabilags, oh. Oh, meron din silang beans dito. Pagka member ka raw, 59 pence. Meron din silang sweet corn. Ayan, 1 pound. May sito pala na ano, fresh na ganito. Yung mahaba. 1.50 pence a pound. So, grabe. Mapakatama naman na yung mga ito. Naka-slice na. Ito nga, isasalang mo na lang. Mahilig pala sa sila sa ganito. Green apple. So, 1.70 daw. Ito naman yung panglagay namin sa sinigang. Malinit ito yung kinukuha namin yung panglagay sa sinigang. 1.50 ng presyo. Ganon din siya. Lettuce din. Malilit na lettuce. Pang salad kasi. Di ba mahilig sila sa salad dito? Tapos ito, hindi ako nawawalan din ng ganito. 50 pence. Nasaan ang patatas? Ang bawang pala nila dito, mga kabilabs, ay... Ayan, 50 pence. Tesco large. So, each to, ah, isang piraso. 50 pence. Ginger naman, 6.50 per kilo. 6.50 per kilo. Mayroon din pala sili, oh. Ay, 1.65. Yung okra nila nandito. Yan, 1.60. Presyo, oh. Tapos, kung bibili ka dito, mga kabilabs, ng coriander, nakalagay siya sa, ano, paso. Nakalagay siya sa ganito, oh. Ang galing. Ang galing, no? Magkukuha ka na lang, no? Mabubuhay pa siya. Kukuha ka lang ng kailangan mo. Ang galing. Mahilig ako sa coriander. Ito naman yung mga, ano nila, labanos ata ito, mga kabilabs. Perfectly imperfect. Parsnips. 62 pence. Ang kanilang carrots naman ay 60 pence per kilo yan. Ito yung kanilang patatas, ayan, 1.85 per kilo. Ito yung patatas nila pag bumili ka dito. Pag bumili ka dito, nakalagay na siya sa ano, mga plastic na siya. Tapos yung sibuyas nila, 1.50 per kilo. Ayan, per kilo yan. Meron din sila pula. Tapos dito mga kabilabs, walang plastic dito ah. Di ba na sabi ko na sa inyo yan, walang plastic dito, dapat kailangan may dala ka. So ito naman yung kanilang, ano, pipino, nakakatakot naman yung pipino nila dito. 2.78 siya per kilo. Ito naman yung squash nila, kalabasa, 1.35 each daw. Yung sibuyas nilang ganito, 1.10. Sana ako magpapakitang gilas sa inyo pagluluto pa may bahay na ako. Nangungupahan lang kasi kami ngayon. Kaya wala pa ako sa wisyo magpakita ng gilas sa inyo. Wow. Ito naman, 85 pence per each. So, kung gusto nyo makabili, mga kabilabs, ng mga ano mura, nandito siya. Dito sa ano, sa side na to. So, dito naman yung mga favorite ko, mga kabilabs. Hindi kasi ako intento. Lagi nang walang kinangkot-kot. So, favorite ko yung mga yogurt, ganon. Nagbago na ako ngayon. Ang kape ko ngayon, hindi na fresh milk. Ano, maarte talaga ako. Maarte na ako ng ano. Maarte ako lalo. Sa double cream yung nilalagay ko sa kape ko.
Natutunan ko to kay sis Eileen. Kasi nung minsan naubusan ako ng fresh milk, ginamit ko yung double cream niya. Sabi ko, oh, ang sarap pala. Kaya yun, mula noon, double cream na yung nilalagay ko sa aking kape. Bibila ko nito. Sa work, mga kabilabs, meron kaming rep doon para sa mga workers, sa mga staff. So, magdadala ako ng maliit at magdadala din ako ng malaki. Ay, ito mo naman sa bahay. Kasi paubos na yung akin eh. Presyo nito ay 2.40 siya. Ito naman, 1.35. Ito, isa ito sa kinaadikan namin ni Sis Eileen. Mga ano nila, sausages nila. Kasi diba ang mga UK, mahilig sa, kilala sila sa mga ganito, sa sausages. Ang presyo dito, 3.25. Kung dalawa naman, ang bibili mo, 5. So, naumay ako dito kasi nung pagdating namin, araw-araw yun ang almusal ko. Pero sarap. Ako kasi kapag may kinakain ako, ayoko nang laging ganun. Nakakasawa din kasi. Napakasarap itong mga kabilas. Grabe. Ang mga ano nila, ham. Laka talaga masabi dito. Sa sarap. So, ito yung mga presyo, mga kabilabs, ha? Dito lang yung mga binibili ko yan. Dito, di ba, kinakain na nila ng fresh to. Ako naman kasi sanay ako ng ano. Piniprito ko pa. Ayan, no? Sarap. Yummy yan. Ayan. And kung mapupunta kayo dito, mga kabilabs, ayan. Usong-uso yung ganito. Pero, hindi ko to ina-advise. Mas maganda pa rin kapag ikaw yung magluluto. Puro ano na to eh, instant. Mahirap din ko, puro instant na yung laman ng chip mo. Nila oh, makadaya naman gumawa ng soup. May mga pasta din sila. Kasi napaka-busy kasi ng mga tao dito. Kaya more on painit-init na lang. Ayan oh, nakakatakot naman itura ng ham. Dito yung lahat ng klase ng ham. Ay, dito pala yung mga chicken breast. Ayan, yung mga panglagay na lang sa salad na naka-ready. Ito yung mga ano pa rin, ready to eat na. Pwede kayong kumain ng ganyan, pero wag yung lagi. Occasionally lang. It's not good for our health. Ito yung pati meatballs nila, oh. Pang barbecue. Mahilig pala sila mag-barbecue dito, mga kabilog. Magkano isasama ko kayo. Ito pa naranasan, pero may pinaplano sa ano, sa work. Okay, so dito naman, mga kabilabs, is yung mga giniling. So ito naman ay giniling na baka. Ang presyo niya ay 4.90. 6.53 per kilo. Paki-convert na lang. Okay, so dito yung giniling na baboy. 6 pounds per kilo ang baboy. Ayan. Ito yung mga part niya, mga kabilabs. Nakalagay dito, diced pork. Ayan, sarap to na pang adobo, ganyan. 8 per kilo siya. 500 grams kasi, kaya 4 pounds lang nakalagay dyan. Saka ito, pang okasyones, mga kabilabs. Pork liempo at ang tawag dito. Ayan o. So, presyo niyan ay 6.40 per kilo. Pang steak, mga kabilabs, 5.90 per kilo. Tapos, malimit na pang sigang namin dito ito. Ano, British pork ribs. So, ang presyo naman niya ay 7.50 per kilo. So, ito naman mga kabilabs ay ito, masarap din itong pang adobo. British pork belly slices 7.75 per kilo. Okay, so nandito na tayo mga kabilabs sa bacon. Ang bacon nila dito, iba-ibang klase. Merong mga pang, parang pang pork chop na style. Ayan, 5 pounds or 6.94 per kilo. Meron din ganito. Ito na, tikman ko na to. Hindi ko to gusto kasi sobrang alat. Grabe. Ayan yung presyo niya, 82.45. Ito ang masarap. Hindi siya alat. Kukuha ko na isa. Medyo pricey nga lang siya. 3.50. Hindi siya same. Kukuha ko na, minis ko na to. So, syempre, pag kinuha natin, don't forget na babarilin natin. So, ano siya, 3.50. As of now, 34.50 na yung napapamili natin. Ito palang nabibili natin mga kabilab. So, 34.50 na. Sa isda mga kabilab, sa ibang bilian, sa ibang grocery store kayo dadalhin ha. Kasi dito walang masarap na isda. Puro ganito lang isda nila oh. Mga salmon lang. Mahal pa. Puro ganito lang ang mga isda nila. Hindi pa ako nakakita dito ng fresh na isda na bilihan. So, abangan nyo na lang sa susunod natin yung ano, vlogs. Kasi puro ganito lang yung mga ano nila, yung seafoods. Panglagay ito sa sushi, yung mga ganyan eh. Tapos ito yung mga hipon. Pang sawg-sawg. Ito yung presyo niya, 2.80, 3.35. Okay, so bilang pangunahing bilihin ang mantika, ayan, 1.85 siya per 1 liter. Ito yung binibili namin kasi ito yung pinakamura. Okay, so mahilig din sila sa tinapay. Siyempre, mga British. And parang Israel din ang style nila dito, mga kabilabs. Naka-open din ang mga tinapay nila. Parang gusto ko itry ito.
Hindi kasi kumakain ng tinapay si Eileen. Ako lang kumakain ng tinapay kaya wala akong appetite pag ako lang mag-isa. So meron din sila nito mga kabilabs. Ayan o. And meron din silang pretzel. So nakatiwang uwang siya pero syempre huwag mong kakamayin. Meron naman sila nito. So ito parang burekas to. Meron siyang cheese sa loob. Yung presyo niya. Gaano kalaki. Para kasi itong SNR, mga kabilabs. Parang gusto kong bumili nito kasi day off ko eh. It is my day off today. Para meron akong ano, habang nag-i-edit ako ng vlogs para sa inyo. O diba? Baka maumay ako dyan, isang flavor lang kasi. Ito na lang bibiling ko. At least marami sila. 1.75 lang. So, bumuli ako nung nakaraan nito mga kabilabs. 1.50 siya. Naumay ako. Apat ba naman? Isa kasi flavor dapat ginagawa nila assorted, no? Ito naman, chocolate muffins. Di ba gumagawa tayo nito? Hindi lang ako mapag-bake ngayon kasi tinatamad ako mag-bake pag hindi ko bahay. Ito naman, ayan, oh. Siguro pa nandito na si Kian. May kaagaw ako. Masarap kumain ng mga ganito pa may kaagaw ko eh. Kasi ito, yung donut nila dito mga kabilabs, masarap. So, ito pa yung mga iba nilang mga pita. May mga pita din naman sila dito mga kabilabs. At ito yung mga iba nilang mga tinapay. Pang burger, pang hotdog. Meron pa dun sa kabila, dadaling ko kayo dun. So, yan, pang mabibig kayo, yung mga vanilla, chocolate chips. Yan, ang sarap mag-ano dito, mag-bake. Kasi ano, English na siya. Pag kami kailangan akong ingredients, hindi na ako mahihirapan. Meron akong favorite dito. Yung parang ganito lang siya, pero maliit. Itong mga ito mga kabilabs, ka-level to ng gardenia. Soft white. Nakapanghinaya lang bumili kasi. Ang laki oh. Hindi ko nauubos. Kasi lang itinapay lang ako, kailangan ko maisipan. Okay, so may carnation din dito mga kabilabs. Oh. Di ba, nakakatuwa. Meron silang condensed milk. Meron din ibap. Di ba? Ang sarap mag ano, sopas. Manda kayo sa akin. Oh, may bahay na. Ay, nako. Siyempre, kung may tinapay, may palaman. Ayan o, Nutella kayo dyan. May Cadbury din. Milk chocolate spread. Ito, may stock ako nito sa ref. Hindi ko nababawasan. Meron na rin silang hazelnut oh. So, meron din silang peanut butter. And, tada! Alam nyo ba mga kabilabs, ang tawag nila dito sa oatmeal ay porridge. Ayan. Nung una, takantaka ako kasi yan yung ano namin, pang breakfast namin sa mga alaga namin. Porridge yung kanilang turn, pero oatmeal yan sa atin. Dami, di ba? Mauumay ko kung ano yung bibilihin mo dyan. Tapos, ang nakakatawa dito mga kabilabs, yung mga cereal nila, mura dito kumpara sa Israel. Mas mura dito mga kabilabs. Ito pala yung breakfast ko mga kabilabs. Ayan. Ito. Ang gusto ko to, dito ka lang din natutunan yan. Tapos ipinapartner ko siya sa ano, High Fiber Brand. Partner silang dalawa. Parang kung gusto nga mag-try ng iba eh. Ito no, Cheerios o, oh, meron dito sa Israel. Ito, favorite din dito ng mga matanda sa amin eh. Parang gusto kong bumili ngayon. Ah, alam ko na. Tiriman ko muna doon. Parang nagustuhan ko, saka ako bibili. Okay. So, ito naman yung asukal nila mga kabilabs. Ang asukal nila ay 280. Jump sugar, 2.10. Kapag ka, ano, caster sugar, pure cane siya. Meron din mga brown sugar. Light brown sugar, 3 pounds. Meron din silang demerara. Anong tawag to sa atin? Ayan, demerara, 1.05. Kukuha ko nito, 2.10. Tapos ito naman yung itlog nila mga kabilabs. Kapag ka bumili ka ng isang dosena nito, ang presyo nito ay barilin na nga natin. Sabay pang baril natin dito. Barilin natin. 1.40 lang. Hindi ako bibili ngayon. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Ang mga Briton mga kabilabs ay adik sa alak. Sa nga pala. Adik sila sa alak. Pag pupunta ka sa bahay nila, marami ka may kita mga iba't ibang klase yung mga alcohol. Daming choices. Ito na yung na-family natin, no? 46 na siya, oh. 46 na siya. Ito pa lang. So, ganyang kalawak ang aking binabaybay ngayon. Ito naman yung mga cola.
Ayan, mga cola lovers dyan. Ang isang litro nila ay 1.25 liter is 2 pounds. May stock ako nito sa bahay. Ganito kaliit. 55 pence. Tada! Okay, so bago tayo umuwi mga kabilab, huwag natin kakalimutan ng rice. So, ang isang kilo dito ay 52 pence. Pag ito yung kinuha mo, 52 pence lang. Pero kapag yung mga ganito, 4.40 per kilo. Ang jasmine rice naman, 2.65. O, ito na, dito ka na. Ito masarap, jasmine rice. 4 kilos, 6.60. 4 na kilo. So, tapos na tayo mga ka-vlogs. Sa Filipino store ako bumili. Jasmine rice yung binili ko doon. Okay, ka-vlogs. So, pag iikot-ikot ko, nakakita ko na maraming ano pala dito. May mas malaking bilihan pa pala dito ng mga bigas. O, basmati rice, 15. 10 kilo. Ganun kasi kilo-kilo lang. Ito yung maramihan. Meron akong stock sa bahay kasi na noodles. So, nagustuhan ko siya. Ito, ayan. Bibilihin ko siya ng bibili uli ako para may stock ako sa locker. Tonight we're running on the right track.